Now then, we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's name. But he Sabay-sabay, for he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Let's pray. Lord, maraming salamat sa mga salita niyo, Lord. We pray na bumanguna sa amin, sa lingkod, bawat isa, Panginoon. Makita namin ang mensaheng iyong hapon, Panginoon, na patungkol sa nasabi dito, Lord, sa amin din at sa kung ano dapat namin gawin sa servants ni Lord, at especially mga Kristiyanong niligtas, a new creature, Panginoon, anong dapat namin gawin after kami maligtas, anong tinuturing nyo, anong paningin nyo sa amin. Ngayon kami po iligtas na sa mga hindi paligtas, Panginoon, have mercy also on them, ligtas nyo po, Lord, sila. Ngito nyo lang mga lingkod nyo, Lord. So, ilang po, Lord, ingatay pong bawat isa, in Jesus' name we pray. Amen. Makapun na po. Magandang hapon po sa lahat. Mahirap pa magsalita. Mahina, mahina rin yung kantahan. So, ako po ay hinihingal din. Hindi ko lang bakit. Medyo may sipon ako. Alam nyo na, malamig. Pero kahit po yung awitan, by the way, pag nag-aawitan tayo, yung mga sasabi ko lagi, introduction muna. So, Jana, wag mo nang ilipat sa iba. Lagyan mo na sa introduction. Hintayin mo na introduction. Saka, lagyan mo ba ng ano? Ang introduction para pagsabay. Sabay-sabay. Alam na yung tono. Hindi tayo mag-ano. So, napansin ko nga kasi, minsan ba mahirap magpuri ba sa Diyos? Nakita yun na. Mahirap ba sumagot? Okay, hindi, minsan mahirap, kaya nga ganyan kayo, di ba? Napansin ko na kahit sa amin dati sa main, ewan ko, nang iniisip nyo, may iniisip kayo, pagod ba kayo, hindi nyo ba naitindihan, yung tanong, o sanay ba kayo si pastor, nakikita nyo, kasi manood na lang kayo ng TV kaya, doon, pag na inasuriyan, no, wala yun, hindi mo kailangan sumagod doon, kasi nanonood ka lang, para ka lang, ano doon. Eh, dito, hindi, kaya nga ayoko nyang, ano yun eh, online na yan, di tayo huminto na face-to-face kasi parang iniisip ko pa lang, di ko na kaya eh. Mali eh. Okay? So, dyan na ba kayo? Amen. Nakikinig ba kayo? Amen. Communicate tayo para hindi ako sanay na mag-monologue. So, kahit nagtuturo ako dito, sigurado ko eh, nakikinig yung tinuturoan ko. Okay, kaya title po ngayon natin, hapon. So, last time po, natapos natin yung hanggang sa 17. Naalala nyo? Ah, sorry. 14. May sabi dyan, for the love of Christ. Ang tema po kasi dito, again, si Paul ay nagtuturo sa kanila kung paano maglingkod ng maayos. Okay? So, nabanggit lagi, parang sa 1 Corinthians 1, hanggang dito, may mga tao na nagpapanggap lang, naglilingkod sa Diyos. Kaya gusto ko sabihin yan, yung mga churches na naman, no? So, doon naman sa Armpak, may nakita rin kami bago. Parang mga Korean. Okay? Yun ang problema sa Pilipinas ngayon. Iba problema. So, in a way, maganda. Kaso, in a way, nakakasal din. Diba? So, matanda yung churches, nakakalito. Pero, paano mo malalaman kung saan ka dapat, Irish? Kunwari, sa bagay, bigyan ko yung example, mga bata, kunwari lang, para mabilis lang intindihin. Kunwari, meron ka dito yung tatlong binigay sa iyong inumin. Okay, ito, Coke. Itong isa, pakikuha nga isa. Walang madaling tindihan. Okay na. Pinasa pa eh. Ayun yung ma-expose dito, okay? Kunwari, ito ay Coke. So, ito, Pepsi. Anong pipili mo? Ha? Wala, ikaw. Coke. Ikaw, Coke. O, sige. Dito, ano ha, sponsor ng Coke. Pero kunwari lang, kasi preference mo lang yun. Walang problema doon, di ba? O, ito naman ang next na example ko. Kunwari, dito naman ay malinis na tubig. Ito, malinis din kaso nahaluan ng, ano, ng COVID. Hindi, ininuman ko na. Ginanong ko, tinungga-tungga ako. Sana pipiliin mo na ngayon ulit? Ha? Yung tinungga ko? Ano?
Yung tubig, di ba? Na malinis. So, lagi natin points din yan sa King James, di ba? So, may corruption na konti lang naman. Pero syempre, kahit konti yun, ayaw mo nun. Okay? So, ngayon sa church, balik tayo sa church. Ano pipiliin mo? Yung maayos na church o yung medyo maayos lang? Siyempre, yung maayos. Ngayon, paano yung pastor pag gano'n nga eh? Paano ka malalaman kasi lahat naman kayo nag-isiraan eh? Parang gano'n. Eh, pag-pray mo kasi sa totoo lang, sa stage nyo, mga bata, minsan hindi nyo talaga malalaman eh. Pero nararamdaman nyo yan. Amen? Dito, pinapagalitan ko itong mga to, pero hindi ito. Kasi ramdam nyo, itong church na to, hindi ito happy-happy lang. Okay? May drums ba doon? Nagda-drums ba sila doon? Yes. Ayan. Mga Pentecostal yun. Kaya may naman. No? So, nag-ano ba sila? Nagtatangs ba sila? Mga ganun ba sila? Hindi naman. Okay. So baka mga evangelical ganyan-ganyan. But anyway, ba't ba tayo napunta doon? Yan, kasi sabi dito, may mga naglilingkod daw. Okay? The glory in appearance, pagandahan, pasosyalan, papogian, payamanan, ganun. Hindi dapat tayo ganun. Okay? Kaya dapat in heart. Kaya sabi dyan, last week, for the love of Christ constrained, kung bakit naglilingkod si Paul at mga kasama niya, mga tunay na lingkod ng Diyos, bakit sila naglilingkod kahit mahirap? Okay? Doon ako sa madali. Hindi. Kaya sila nagpatuloy sa Panginoon, sa paglilingkod sa Panginoon, kahit mahirap, kasi nasabi dyan, ang pag-ibig ng Panginoon, yun nagko-constrain sa kanya. Ibig sabihin, wala, parang feeling nila, wala silang choice. Okay? At talagang wala, kung sa matino. At matino, ha? Sabihin, hindi sila pwedeng kunwari lang. Hindi sila ganun, okay? So, alam ko, napalalim tayo last week. Ganun na naman ngayon. Okay? Kaya makinig lang, ha? So, medyo, ano tayo dito, inaalala. Ganyan po sa Bible ko, napansin nyo, no? So, lalalim siya, tapos magkakaroon application sa medyo, sa mga nakikinig, yung kausap niya. Kasi nga, ang aral natin, dyan natin ka talaga inukuha. Bakit tayo nagtitipon-tipon? Bakit tayo naglilingkod? Lahat yan dahil sa Panginoon. Okay? Kaya, bibigyan niya ngayon ng example, si Jesus daw, bakit siya namatay para sa lahat? Okay? And that He died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto Him which died for them and rose again. So, meron ba kayong utang na loob kahit kanino? Peter, may utang na loob ka ba? Alam mo ba yung utang na loob? Hindi pa. Ikaw, Stephen. Okay, ano yung utang na loob? Ikaw, okay. Kanina kami utang na loob. Pero alam mo yung utang na loob, di ba? Natang, ay, dahil ito yung nag-libre sa akin, sasamahan ko siya or something. Ngayon, iba na, medyo OA. Okay? So, pero kayo maglalagay dyan kung hanggang saan kayo susunod dahil lang may ginawa pa sa inyo. Okay? Parang sa, ano na naman, sa trabaho. So, hindi lahat ng, ngayon, yung mga company ngayon, karamihan, nag-ano na, sumasamba na sa mga bakla. Hindi naman sumasamba, pero, di ba, napansin mo, ganun eh. Kahit binabash mo na, tuloy pa rin. Hindi lahat, pero marami. So, hindi ibig sabihin, ginawa sa kumpanya mo yun, mag-agree ka. Amen? Nang kanina, napag-usapan yung mga Katoliko, eh, karamihan tayo sa Pilipinas, Katoliko dati. Ibig sabihin ba, pag marami sila, tama na sila, susunod na tayo. Ganun ba yun? Siyempre, hindi. So, alamin mo muna pa sarili mo. Ngayon, maganda rin yung utang na loob niya. So, minsan, dito tayo punta tayo sa mga legitimate na utang na loob. For example, nanay nyo, tatay nyo, pinag-aral kayo, binihisang kayo, ano pa, sinaga kayo, pinapakain, tinuruan, ilang taon. May utang na loob ba kayo sa magulang nyo? Bem-bem. Alam niyo na ba yung utang na loob? Hindi pa rin. Yung utang na loob, ibig sabihin, ginawa ka na maganda, ngayon, gagawin mo na siya na maganda. Naitindihan niyo na? Naitindihan? Utang na loob. Ginawa ka na maganda, tapos gagawan mo rin siya ng pangit, ganun ba? Siyempre hindi, ginawa ka na maganda eh. Okay, again,
pwedeng pigyan ng iba yan, ha? Pero dumuna tayo sa basic. Saka na yung mga loko-loko. Ginawa ka na maganda. Gagawa mo ng masama. Anong gagawin mo sa kanya? Mabuti din. Yan ang tinatawag na utang na loob. Again, ha? Sa normal scenario. Kasi iba ginagamit niya sa masama. Pero ang katulad yung mga legit muna, mga magulang nyo, kaibigan yung tunay. Diba? Dito rin, kaya sinasabi natin yan. Kaya nagtataka ako minsan, kaya mahihirapan na rin bumalik yung iba eh. Pag ilove nila, ginawa nila tayo ng mali. Ginawa natin sila ng tama, wala tayong ginawa mali sa kanya. Tapos, gusto nilang bumalik dito, sila na mismo yung nahihiya. Diba? So, hindi dapat, pero andun kasi nga yung idea ng pagtanaw ng utang na loob. Okay? So, pero sa atin dito, sinasabi ko dito sa inyo, okay lang kasi bata pa naman kayo, punta lang kayo. Ha? Dito. Para malaman nyo yung salita ng Diyos at saka makita nyo yung difference natin sa mga Pentecostal at iba-ibang yan, sa Catholic. Ngayon, kaya ginagamit ni Paul ngayon dito, sino ba yung talagang pinagkakautangan natin ng loob? Na yung tipong pati yung pinaka ayaw mong iwan, may hirapan kang iwan, ano man yung kasalanan na yan, pangarap mo sa buhay, iiwanan mo yan para sa kanya. Sino ba yon? Yung pinaka talagang pinagtatanaman ng utang loob, si Jesus yan. Kaya sabi dito, and He died for all. Para maligtas tayo. Kaya nga ibang hindi paligtas. Pag-usapan natin yan. Okay? Eh, alam ko, sinera na itong mga to. Kaso, mga bata pa siguro, hindi na may alala. Doon na lang tayo sa mga alam nyo na. Ligtas kayo. Julia, ligtas na ba? Sino nagligtas sa'yo? Ha? Sino? Sige, mamaya. See? Ako nag-share sa'yo. Pero sino magliligtas sa'yo sa impyerno? Jesus. Kasi siya nagbayad ng kasalanan mo eh. Hindi naman ako eh. Share ko lang sa kanya. Kumbaga ako, ganito. Ay, sabi ni Brother James, Pastor, ito yung pamigay mo to. Kunwari yan, yung tinapay. Binili ni Mamean, di ba? Sabi kay Yesha, Yesha, pamigay mo yung ano, tinapay, yung saimada. Kanino kong papasalamat? Ayun. Nay, paano mo yun? Ano ba yan? Sira yung aircon. Good night. Pakibukas na lang yung ilaw. Okay. Ayan na. Pero pakipatay mo na yung mga ano. Yan yung pakibabayan. Ayan, nagsabotahe ba? Hindi ka lang. Blown na talaga. Ayan. Patayin na lang muna. Patayin mo na yung aircon. Okay, malamig naman. Ha? Malamig nga kayo eh. Siyan. Okay na, okay na. Malamang, walang internet eh. So, saan ba ako? Utang na loob. Utang na loob. Hindi nag... Ayan, si ano, sino nagligtas sa'yo, Julia? Si G, ayan, si ano, kunwari, pinamigay ni Yesha yung ensaymada. Kanino ako papasalamat? Irish. Papasalamat ka ba? Hindi siya masagot. Ikaw, ano, gab-gab. Salamat ka ba? Kanino? Si Mamean yung bumili. Pinamigay ni Yesha. Kanino ka magpapasalamat? Ikaw, Allen. Wala. Naku, matay. Ikaw, Rapi. Pareho. Okay. Tama. Tama yun. So, parang sa kaligtasan na ganun yun. Si Jesus yung nagbayad. Si Pastor ngayon, si Brother James, kung sino yung soul winner, siya yung nag-share. So, pareho rin kailangan yan, di ba? Pero ang pinaka talaga pinag-utangan natin loob, para sinasabi sa ating text, and He died for si Jesus that they which live should not live
henceforth live unto themselves. Okay, ganito yan ha. So alam na natin yung kaligtasan, basa kaluluwa natin, ayaw natin malipot sa impyerno. Salamat sa Panginoon. Pero, ang ganda na lang ba yun? Kailangan ba maglingkod sa Diyos para maligtas? Hindi siya requirement. Pero, ang sabi ko sa inyo kanina, utang na loob naman, di ba? Yung magulang nyo, eh, automatic yung mabuting magulang yan, pag-aaraling ganyan, napakainin ganyan. Automatic yun eh. Pero ang tanong, di mo man lang ba, alam mo na, papasayahin yung magulang mo? Nakikinig ba? Anong gusto nyo mangyari sa magulang nyo? Pasayahin nyo naman. Utang na loob. So, ganun din yan sa kaibigan nyo, kung sino man yan. But especially, yung mga talagang pinagkakautangan natin ng loob, yung mga naggumawa sa atin ng mabuti. Okay? So, lalo na ang Panginoon ngayon. Nung niligtas ka niya, papunta ka sa impyerno, wala kang patutunguhan eh. Tapos ngayon, niligtas ka niya, tapos tinuruan ka pa niya ngayon. Anong gagawin mo sa buhay mo? Parang dati ka pa rin, ganun ba? Siyempre, hindi na. So again, na, hindi automatic yan. Nandiyan yun, yung pagkakaiba natin. Kasi iba po dyan, ang turo nila ganun. Or minsan, rhetoric lang, pero still, mali eh. Pag-turo, kaya may nagsasabi po ngayon, parang hindi ka ligtas kasi hindi ka naglilingkod sa Diyos. So, medyo dyan nalilito yung marami. So, hindi tama yun. Okay? Kaya sabi natin, hindi requirement ang kaligtasan yung paglilingkod, pero dapat naman para sa matuwa naman ng Diyos sa atin, ganun din tayo, matrain tayo, matuto, at maraming rewards. Maglingkod tayo. Yun ang sa malinaw yun, ha? Hindi nagliligtas ang paglilingkod sa Diyos. Kaya sasabi niya ngayon dyan, namatay pa sa sayo, para kayo naman, ay hindi na mabuhay para sa sarili mo lang. Okay? Kaya isa sa mga big topics sa dito sa pag nag-aaral tayo ng Bible talaga yung sacrifice and then yung paglilingkod sa Diyos. Parang binabalik mo man lang para sa kanya. Okay? Kaya hindi ka na yung pala yung sasabihin yung pagiging makasarili. Sino bang gusto sa inyo ng makasarili dito? Gusto niyo ba kaibigan niyo makasarili? Wala naman sa atin ganun eh. Ngayon ha, ingatan nyo lang din yan. Iba naman kasi sabihin, ang damot naman yan. Hindi niya binigay sa akin yung ano niya. Huwag naman ganun. Kasi pag sa kanya yun, maghintay ka kung ibigyan ka. Iba yun. Pag mga sarili, talagang puro sarili, puro sarili. Okay? At medyo asagasaan mo muna yung ano niya. Yung inyong kasi karamihan. Alam nyo ba, nalalaman kung saan niya sa Facebook. Okay? So mag-adjust na lang kayo. Alam nyo naman sarili nyo. Ngayon, yung mga bata kasi, ala nila, laro lang yan eh. Diba? So, in a way, okay lang yan. Pero, mapansin mo, again, yung mga artista lang ha. Artista, especially artista. Yun ang pinaka template ng bagay. Ang personality na hindi natin dating gayahin. Alam nyo ba yun? Photo selfie. Mamaya, iba yung profile. Mamaya, iba na naman. Okay, again, minsan-minsan, okay lang yan. Walang problema, lalo sa babae. Mga lalaki, okay na yung ano. Kasi nga, ang daling palitan, ang daling ano, di ba? So, hindi parang di masama ka. So, isa yan sa makakitaan tayo ng pagiging makasarili. Puro sarili, sarili, sarili. Gusto mo makita ka, maraming view, papogi, paganda. Kahit di na kailangan malaman, papaalam mo pa. Eh kasi, may mga kabulahan ka rin naman doon. Ah, ganyan pala. Ngayon, may mga bagay na magandang i-share din, di ba? Salita ng Diyos, o kaya yung sa mga parents, sa nangyari sa anak nila, na maganda, iba rin yung puro yabang. Iba rin yun eh. Nakita nyo ba yun? Pagkakaiba sana, nakita nyo. So ngayon, ligtas ka na, huwag ka mabuhay para lang sa sarili mo. Lagi mo iniisip, sarili, sarili, sarili. Ito gusto ko eh. Diba? Diba, napansin nyo, yun lagi natin pinag-uusapan. Hindi puro sarili mo lang. Understandable na iniisip mo yung sarili mo. Okay? Pero yung puro sarili, malabo yun. Hindi maganda. Okay? Kasi yung ibang tao, ayaw din ng makasarili ka, tapos ikaw makasarili, di nagkasalubong na kayo dyan. Wala nang pag-aisa, wala nang sakripisyo din. Anya-kanya na lang, pera-pera sa edad sana namin, sa level namin, ganun yun. Kaya kahit minsan religion, ganayiging ganun, pera-pera lang. Okay, so huwag kayong mabuhay ng sa sarili nyo lang. Sabi, paano? Ano yung kabaligtaran nun? Kung di ako mabuhay sa sarili ko, saan ako mabuhay? Para saan? But unto him which died for them and rose again.
So, mabuhay ka pala kay Jesus. Anong isabihin na mabuhay ka pala kay Jesus? Kung ano iniisip niya, kung ano yung gusto niya, yun ang gawin mo. Amen. Eh, di naman makakasama sa'yo yun. Tama ba? So, again, okay lang yung isipin mo minsan. May kakain ka, konting saya-saya. Pero wag lagi. At puro-puro gano'n na lang. Okay? So, alam niyo naman, anong gusto ba ng Diyos? Anong gusto ng Diyos na gawin niyo? Sa buhay niyo? Yung pinaka, obviously, okay na yung malusog kayo, okay na yan, masaya. Ano yung pinaka talaga na gustong gawin ng Diyos sa'yo, Rapi? Julia. Adam. Sabi ko eh. Allen. Jacin. Chelsea. Ha? Anong gusto ng Panginoon sa gawin natin? Ultimately, ha? Maging tapat. Na anong ginagawa? Kasi pag tapat, doon kayo, di ba? Anong ayaw, saka nga maging tapat? Sa ang bagay? Sa? Paglilingkod. At ano nga yung example ng paglilingkod? Kasi iba, umatid lang sa church, okay na eh. Okay din yun. Kaso, minimal yun. Ano pa yung para saan tayo umatid? Para? Matuto na, ano? Salita ng Diyos. Tapos, ano gagawin natin pag natuto na tayo? I-share mo na ngayon yung kaligtasan. Kasi hindi nga madali yan eh. So, pero pag natutunan mo na yan, yun ang pinaka-ultimate ano natin dito. Work. Okay? To share the gospel para maligtas yung mga tao. Okay? Tandaan niyo po yan kasi iba, nagkakalituan na dyan iba para sabihin na parang magkaroon ka ng mabuting buhay. Maging Kristiyano ka, iba, ganun pa. Ang labo po ng maging Kristiyano. In a way, tama. In a way, mali. Kaya nga, hindi tayo ganun. Una, maligtas! Yung kakahiya yun. Okay, nasa na ba ako? Eh, sabi dyan? Eh, saan ba ako? Yan, gawin natin yung ating buhay, yung buhay natin sa Kanya. Siyang namatay at nabuhay muli pa sa atin. Kaya sabi dyan, wherefore henceforth know we man after the flesh. Wherefore henceforth know we no man after the flesh. Yea, though we have known Christ after the flesh, yet now henceforth know we Him no more. Ang sabihin nun. Yung sikat kasi dyan, 17 eh. Ulitin natin na 16. Wherefore, henceforth, know we no man. Parang ngayon, kaya ngayon, wala na tayong kilalang tao after the flesh. So, sabihin yan, katulad yung nabanggit ko rin na yung utang na loob. Sino ba yung pagkatatawan mo ng utang na loob? Siyempre, lahat ng mabait sa'yo, ganyan-ganyan. Pero yung ultimately, ang Panginoon, kasi katulad nga niya, yung nagbabawalang umatid sa church. Ganyan, di ba? Parang ako dati. Hindi mo na ako masyadong pinagbawalan, pero still, may utang na loob ako sa magulang ko, therefore, dapat sumunod ako sa magulang ko. Tama naman, di ba? Pero, sino talaga yung pinagkautang natin loob? Ang Panginoon. Okay, kaya yan, mga bata, pag matanda na kayo, kayo magde-decide para sa sarili nyo. Okay? You better decide good or correctly. O paano nyo nga malalaman yon? Kung si Kristo ang sinusunod nyo, magde-decide kayo ng tama. Tandaan nyo po yan, katulad ng matters of the church. Bakit ako dito mag-church at hindi dito? Kasi ito yung mas sumusunod sa Diyos, ito yung hindi masyado. Okay, parang katulad. Kahit na paano, may Kristo din sila, may... Pero hindi totally. Okay, kaya sabi dyan, though we have known Christ after the flesh, yet now henceforth know we Him no more. So, kasi sabi kasi dyan, nakilala specially nila, sina Paul, si Kristo, dati tao. Okay? So, pero nung time na to, alam nyo naman si Jesus, ano na, nag-ascend na sa langit. Okay? So, ang pinaka talagang ginawa sa atin ng Panginoon, yung sinasabi dito sa next, is yung transform tayo. Okay? Kaya, tuloy natin ha. Kaya sabi dyan, therefore, if any man be in Christ, okay,
Itong term na in Christ, paulit-ulit po yan sa Bible, ibig sabihin niya, ligtas na. Na kay Kristo ka na, in Christ. So kung ligtas ka na daw, ano sabi? He is a new creature. Itong taong naligtas na to ay iba na. Okay? So ligtas ka na ba, Yesha? Kailan? July 2021. Isang taon na. So dati ba, iba ka ngayon? Parang ganyan ka pa rin naman. May ibang nabago sa'yo. Ilagay natin ko tuturo. Physically, medyo tumaba ka lang. Medyo. Pero ang nabago talaga sa'yo, okay, makinig. Yung mga taong naligtas, kasi tatlo tayo, body, soul, and spirit, sa mga hindi unsaved, parang sinasabi dyan, patay ang kanilang espirito. Kaluluwa, syempre ikaw yun. So pag nabuhay ka ngayon, iba ka na talaga. Okay? Hindi na ikaw yung tipong dati na hindi mo naintindihan yung Bible. Hindi mo alam kung sino susundin mo. Hindi ka nakikinig sa salita ng Diyos kasi wala eh. Hindi mo naintindihan yung mga yan. Pero ngayon, naligtas ka na, naintindihan mo na yan. Makakapili ka na ngayon. At maraming iba sa'yo. Okay, dito actually tayo magtatagal kasi i-review ko to. Dito nagkakaloko-loko yung iba eh. Nasabihin nila, ito mismo yung gagamitin nila. For example, si Yesha. Last year, kunwari lang ha, ano bang magandang sabihin ko sa'yo? Na hindi pala maganda. Kunwari lang, chismosa, yan na lang, yan ang common eh. Naninira, kunwari, ganyan. So, dati si Yesha, naninira. Kung naligtas siya, naninira pa rin. So, ligtas ba siya o hindi? Ha? Ligtas. Naintindihan nyo ba? Dati siyang nainira, nung naligtas daw siya, tumanggap sa Panginoon, nainira pa rin siya. So, ang tanong, tumanggap sa Panginoon. So, ang tanong, ligtas na ba siya? Ligtas pa rin ba? Ligtas ba totoo? Yes, all na lang muna. Pwede. Maya kayo eh. Yan, okay. So, medyo nalito ka doon, di ba? Kasi ang nainig mo lang, nababasa mo sa Facebook, kung wala nagbago sa'yo, hindi ka ligtas, di ba? Nakikinig nyo yan. Which is mali. Inami tama, pero ano yung nagbago? Yan ang tanong. Kasi katulad dito sabi, you are a new creature. Kung ikaw naman ay na Kristo, ikaw ay bago na. So, obviously may nagbago, ang tanong, alin yun? So, ang mali ng iba, hahanapan ka ng pagbabago pag wala silang makita si Pastor dito, kaya siya, ito yung laging kwento niya kasi sa kwento niya to ha. Eh tama naman eh, mabait daw talaga siya na dati, sabi niya. Sabi rin ng ibang ano, kaya parang wala nagbago naman sa'yo dito eh. So pero may nagbago yun. Okay, so lalalim pa tayo kasi ito yung pinaka-topic talaga natin eh. Pero tandaan nyo muna yun ha, ang nagligtas sa'yo ang Panginoon, parang isang regalo, namatay na siya. Siya yung nagbayad lahat. So parang regalo, kailangan mo lang siyang tanggapin na nampalataya ka sa kanya. Okay, na totoo. At after nun, magiging anak ka ng Diyos, ligtas ka na nun. Okay, hindi ka papatay ha. Pero anytime mamatay ka, sa langit ka kasi anak ka na ng Diyos. Isa yun talaga sa nagbago. Ngayon, magja-jump tayo dito sa work, saka sa faith ha, kaya hold on lang. So yun, hindi, ano yung nagbago sa'yo, hindi necessarily, kunwari, nag-yosi ka dati. Naligtas ka kanina. Bukas nagyosi ka ulit. Ligtas ka na ba? Hindi pa. Ligtas pa rin. Malinaw na. Huwag nga sabihin ganun. Kasi ibang preacher, ganun ang dating eh. So again, pero dapat hindi mo na gawin yun. Iba yung dapat, iba yung reality. Para makabubuti sa'yo, sa katawan mo, sa kalusugan mo, matuwa ang Diyos sa'yo, iwanan mo yung kasalanan. Pero hindi yan requirement na iwanan mo lahat. So sana malinaw yun. Kaya, pero, sino ba ako? Ayan. Eh, sabi dito, all things are passed away, behold, all things are become new. O, eh, all things yan, pastor, eh, dapat wala nang ano. Yung nga sinasabi ko dito, kahit sa John 1, magtandaan nyo yung 1 John, may sinasabi doon ang, he is that born of God, committed no sin. Oh, anong sabihin nun? Katulad ni, John, ni ano ngayon, ang kulit, di ba? Oh, ibig sabihin ba, ligtas ka ba?
Ha? O, hindi naman nawawala yun, di ba? Kaasawang ka lang nung kasama mo, di ba? So, tandaan nyo po yun, ha? So, ito sinasabi ditong nawala na yung iba, nawala na yung mga bagay na matanda, or so, the past, lumipas na yun. Lahat ng bagay ngayon ay bago na. So, papaliwanag natin. Kaya nga, may tinatawag naman si Paul din na old man and the new man. Okay? Hanapin na rin natin yan, ha, para... na para ma-reconcile natin dito kasi po, grabe, marami nalilito dito. Ang dami ko na paikot-ikot. Yan. So, Romans 6:6, sabi dito, knowing this, that our old man, nakikinig ba? So, alam daw natin yung ating old man. Sa US ngayon, pag sinabi old man, parang tatay mo eh. Huwag nyo natawagin ganun yung ano niya. Old man. Yung aking old man is crucified with him that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should serve no sin. So may party daw ng pagkatao mo na luma na. So yung tinatukan kanina. Ito pa oh. Sa Ephesians, ganun din. That you put off concerning the former conversation, the old man. Sa Tagalog po, ikaw daw ay siyempre tao. Pero may mga dapat kang iwanan, yung mga manner of life, yung mga ginagawa mo, iwanan mo na yan. Pero sinabi bang nawala yun? Hindi sinabi nawala yun. Andyan sa'yo yun. Okay? Pero iwanan mo na. At least huwag mong gawin yung dati niyang ginagawa. Okay? Which is corrupt according to the sinful lust. So, yun yun. Tandaan yan ha. Pag kayo ay ligtas na, andyan pa rin yun. Tinutokso pa rin kayo. Nag-aaway sila ng spirit. Okay? Ng Diyos. Last na lang. Lie not one to another, seeing that you have put off the old man with his deeds. Pansinin niyo yung put off. Ano yung put off? Madalas ginagamit yan sa damit. Okay? So yung damit, itong damit na to, mamaya ubarin ko. So wala na yun. So hindi lala sa akin. Pero ibig sabihin, dami kasi illustration. No? Pero pwede ko parang ibalik, di ba? Hindi dapat, pero pwede. So ganyan po yung old man natin. Yan yung, ito po yung katawan natin. Na andyan pa rin yung, yun yan, tawag kasi doon old man. Na andyan pa rin siya sa'yo. Pero kailangan mo siyang i-put away, i-put off, or hubarin. Okay? So, doon naman tayo sa new man. Tingnan nyo, ha? New man naman. Iba-iba kasi yung tawag ng Bible dyan. Pero may, pag inaral mo, makukuha mo ano yung ibig niya sabihin. So, ito naman. Having abolished in his flesh, Ephesians 2:15. The enmity. So, kaligtasan na naman yan. So, si Jesus, sinamatay para sa'yo, sa laman niya, naglalaban ngayon yung maliligtas ka ba o hindi. Okay? Inabolish niya yun. Even the law and the commandments contained in the ordinances. So again, yung huwag kang papatay, huwag kang magsisinungaling, huwag kang, alam nyo na, 10 commandments. So dati, kailangan mo sundin yun. Actually, hindi nung dati. Sabihin yun ang pangunawa natin. Kailangan sundin yan para ako'y maligtas. Kaso, nung si Jesus namatay na, parang nawalan ng kwenta yun, tama? Wala na kasi ay, hindi naman pala yun ang kailangan kong gawin para maligtas. Kailangan ko lang manampalataya. So, parang inabolish na ngayon yun. Okay? For to make in himself of twain a new man, so making peace. So, ibig sabihin, nung si Kristo ay namatay para sa'yo, parang gumawa siya sa'yo ng panibagong ikaw. Ngayon, tinawag nga ng isang preacher dito is ano, para lang malinaw, sabi niya. Kasi ngayon sa IT na tayo, di ba? Alam nyo na yung mga version-version, di ba? Alam nyo ba yan? Sa amin kasi ano yan eh. So may version, ano bang usong ganyan ngayon? Hindi ko alam. Pero ito, mga model ng ano, may version yan. Yung dati, wala na. Ngayon, bago na. Ayan, constitution na lang. Yung ano ngayon kasi, 1987 eh. So pag may bagong constitution na, ibang-iba ba siya sa dating constitution? May pagkakapareho pa rin, pero iba na. Yung may mga bagay na applicable dito na hindi na dito. Okay? So, yun ang ginawa ng Panginoon, may nagkaroon ngayon ng new man sa'yo. So, sino ngayon yan? Ayun yung spirit na nasa tao, na sinasabi, na binuhay ng Diyos na dating patay. Okay? Ito pa.
Sa Ephesians 4 naman, sabi diyan, that He put on the new man. Okay, pansinin niyo ulit ha, yung ano is, tsaka sa Colossians, parang parallel to eh. So, bago, binigay na sa iyo yung righteousness na mayroon kay Kristo, binigay sa iyo ngayon, ligtas ka na, anak ka na ng Diyos. So, pag binigay mo sa yan, ano, isusot mo ba? Hindi. Dapat isuot mo, pero pwede mong hindi isuot. Okay? So, ligtas ka na kahit anong mangyari, pero yung righteousness, minsan parang ayaw mo, ayaw mo. Katulad sa iyo sa church, ha, minsan, kaya nga sinasanay ko kayo maayos yung suot. Suot pa lang yan. Again, ligtas kayo na eh. Pero para masanay kayo na maging maayos na rin magsalita at everything else, ano, at di sana sa suot pa lang natin, maayos tayo. Amen? Kaya bago yung ano ni Jacinth eh. Diba? Yan ang maayos sa suot, diba? Mag-i-effort ka pag ganyan, diba? Hindi yung katulad na iba kahit ano na lang. So kasi nga, illustration po yan sa Bible. Na parang binigyan tayo ng righteousness ng Diyos, isuot mo naman, diba? At yan, nabanggit din dyan kanina. So, malinaw na, ha? Kaya yung sinasabi dito ng 17, hindi ka niya binago na totally na parang wala ka ng kasalanan at hindi ka na magkakandi, ganun. So, andyan lang yun, sinet aside mo lang. Nagkaroon ka ng communication sa Diyos, ng Spirit, okay? Yung Spirit mo, nagko-connect na ngayon sa Holy Spirit of God. So, ngayon, parang iba ka na kasi. Iba ka na talaga kasi, again, naantindihan mo yung Bible, okay? So, nag-church ka na. Ngayon, kahit di ka mag-church, ligtas ka pa rin. Kaso nga, yun ang gusto mo. Amen? Pwede kang lumiban, pero hindi ka tama dun. But still, may something sa'yo ngayon na bago na. Okay, sana naitindihan nyo yun kasi daming pagkakalito dyan. Kaya sabi dyan, yun, all things have become new. That, naitindihan natin yun. And yun, in all things are of God, who had reconciled us to Himself by Jesus Christ and not given to us the ministry of reconciliation. So, ito naman. Yung word na reconciliation dito po, dito lang sa verse na to, may dalawang level ng pangunawa dyan. So, ulalin mo natin. Anong sabihin na reconcile? Kunwari, si Iris, ginawa na ako ng masama. So, medyo galit ako sa kanya. Diba? Medyo lang. Depende sa ginawa niya. Kunwari na lang, nagsinungaling sa akin. Alam mo si Pastor, mabawang kilikili niya. Kunwari lang, ganun. Siyempre, masaktan ako, di ba? Pastor ka pa naman, tapos ganyan. So, mas malug ko sa kanya. Pero, na, nag-sorry na siya. Pastor, di na, joke lang yun. Joke lang. Iba pala yung naamoy ko, di ba? Nag-sorry na siya ngayon sa akin. Pag sinabing reconciled, yung dating maayos nyong, or maayos na sira, di ba? Na communication, relationship, na balik. Sa term natin mga Pilipino, nagbate, di ba? Yung mababaw na ano, pero naiintindihan natin nagbate, di ba? Alam niyo yun eh. Nagbate, nag-away, tapos nagbate. So, tingnan natin na, again, dalawang bagay ito, ha? Sa kaligtasan, tsaka sa relationship na. Again, yung pag-anak ka na ng Diyos, pag hindi ka pa anak ng Diyos, wala kayong, ano, di ba? Communication, kung di siya ay creator, ikaw ay created. Pero pag ikaw ay naligtas na, anak ka na ng Diyos, may relasyon na ngayon na maayos. Okay? Sorry, ng relasyon. Ngayon, yung relasyon na yan, pwedeng maging maayos, sobrang ayos, at hindi maayos. So, kaya sinasabi ko, ano yung unang meaning ng reconciliation dito, yung kaligtasan, na makasalanan ka, dati kaaway ka ng Diyos, as in, enmity with God yan eh. Kasi nga, impiyano ka, dapat. Pag ikaw yung naligtas, yung nagbati ka na, maayos na yung ano, di ba? Nireconcile ka, yun yung first meaning. At ito pa yung first meaning pa rin, okay? Had given us the ministry of reconciliation. Ibig sabihin niya, ganito, ikaw ay naligtas, anong gagawin mo ngayon? Gusto mo ba ikaw na lang yung maligtas? Kung matino ka, salamat sa Diyos, naligtas ako, gusto ko rin, at gusto ng Diyos, yung iba rin maligtas. Kaya ganitong ginawa niya ngayon. O kayo, niligtas ko kayo, ngayon, magligtas din kayo. Amen? Magpagamit kayo sa Diyos, na maligtas din yung ibang tao. Yan ang ibig sabihin, ha? Inisip ko na ako eh. Yan. Kaya sabi dyan, alam nyo ba yung ministry? Itong church po, madalas ang tawag dito, ministry. Ibig sabihin, sa ibang department, minsan ang tawag din nila dyan, ministry. Ibig sabihin kasi lang, ibig sabihin ministry, gawain. Ibig sabihin, ito ay parang agent para magawa kung ano yung dapat gawin. Okay?
Kaya tinatawag na Ministry of Defense. May Ministry of kung ano-ano. Yun ang ginagawa nila. Ganun lang kasimple yun. So ito, ministry, parang nga maligtas yung mga tao. Kaya pag sinabi niyo yung Ministry of Reconciliation, maligtas tayo, tayo ngayon ang gagamitin ng Diyos para maligtas din yung iba. Yan lang ibig sabihin doon. Okay? Anong gagawin natin ngayon? Di magpagamit tayo sa Diyos ngayon. Okay, so tweet. Parang magsabing tweet ha, kahit sa mga ano, mga papeles at mga ano, yung sabihin lang yan, parang inulit niya or lilinawin niya kung ano sinabi niya na. Okay? So ano ba siya sabi niya, Minister of Reconciliation? Tweet that God was in Christ reconciling the world unto Himself, not imputing their trespasses unto them, and had committed unto us the word of reconciliation. So inulit yung ministry. So ngayon naman, committed. Yung given, naging committed. Yung ministry of reconciliation, naging word of reconciliation. So nililinaw na paano ba tayo binigyan ng ministry. Hindi yan church lang. So yung church ang ginagamit. Pero ang pinag-usapan niyan talaga, yung salita ng Diyos. At yung salita ng Diyos, yun ang magliligtas. At pag naligtas na, may maganda ng relation sa Diyos. Okay, again, anak na ng Diyos. Anong gusto ko sabihin dito? So yan, yung kanina sinabi, ang malinaw, not imputing their trespasses on them. So yun ang isa sa mga elements ng kaligtasan, di ba? Makasalanan ka, pero hindi binigay sa iyo, hindi yun tinuring sa iyo, hindi yun na nakita niya. Kasi nga, naligtas ka na eh. Your righteousness ni Kristo yung nakita sa iyo ngayon. Okay? Kaya ito pa yung another synonym din ng ministry, okay? Alam niyo yung ambassador? Narinig niyo ba yan? Ano yung ambassador? Hindi pa mismo, no? Ano? Ano? Hindi naman bawat. Ang pinaka ano talaga ng ambassador, madalas siya sa panahon natin, ha? Yung yun niya, ambassador ng lahat ng representative, basically. So, sa Pilipinas, lahat ng kaibigan natin bansa, may representative yan dito. May sarili silang embassy na tinatawag. So, pag-aari nila yung embassy ng US sa Pilipinas, pag-aari nila yung piece of land na yon. At pag may Amerikano dito na dehado dito sa Pilipinas, pagtakbo niya doon, hindi natin siya pwedeng hulihin or something. Okay? Ibig sabihin nun na representative, ambassador ng Amerika. Kunwari, kung may China, meron din, di ba? So, siya yung naglalapit or representative. Hindi naman yung representative. Yan, kahit sa ating kongreso, tawag natin dyan representative. Ibig sabihin, taga San Mateo, sino bang congressman natin? Hindi ko makilala eh. Ha? Ina Diaz. San Mateo. Okay. So, si Diaz, Ina? Kina? Tina. Tina. Ayun dating mayor? Okay. So, sino na mayroon ngayon? Si Rivera. Si Rivera. Okay. Kasi kalabisado pa na yun. So, si Tina pala, pag nasa Congress ngayon yan, ano ba ginagawa ng Congress? Nagpapasa ng batas para sa kalahatan ng Pilipinas. Pero, syempre, dapat may taga rito. E, pag nakakalimutan yung San Mateo, ay kawawa tayo. Naintindihan nyo ba yun? Kaya, mayroon tayong representative doon. Kunwari, alinisin natin ang buong Maynila. Dapat may dump site tayo. Ilagay sa San Mateo. Sandali. Sabihin ni Tina, lugi naman kami dyan, di ba? Yan. Mag gusto nating linisin yung buong ano, kaso ba't naman kami lugi kami? So, ibig sabihin, may boses tayo sa Congress. Okay? So, naitindihan yung representative. So, pero dito naman, ang representative daw ng Diyos, dito sa lupa, tayo. So, anong gagawin natin? So, dapat, yun nga, papakilala natin ng Panginoon, una, tapos, siyempre, maligtas din yung mga tao. Kasi nga, alam natin na ang Diyos naman, pag tayo ay hindi pala naligtas, impyerno sila. So, representative tayo ng Diyos. Kasi sabi dito kanina, Ministry of Reconciliation, tapos Word of Reconciliation, salita ng Diyos. And then, ambassador naman tayo ng Panginoon. Sabi dyan, as though God did beseech you by us, we pray you in Christ's stead be reconciled to God. So, medyo nagbago siya doon ng tono, no? So, kung tayo ligtas na, niniligtas na rin yung iba sa pamamagitan natin, dapat ba magkaaway tayo sa Diyos? Siyempre, hindi. Yun siya sabi naman dito ngayon. So, medyo kumabig siya. Kung tayo, pinagbabati natin yung tao sa Diyos, eh tayo ba, aawayin natin yung Diyos?
O syempre, hindi dapat. Kaya ngayon, kung ikaw ay new man na, napapasok yung ano eh. Kung ikaw ay new man na, dapat maayos kang anak ng Diyos. Yun yun. Kaya gawin mo na ngayon yung mga dapat mong gawin at huwag mo nang gawin yung hindi mo dapat gawin. Yun po yun. So, example niya, huwag magsinungaling. Alam niyo na, huwag makulit. Makinig yung salita ng Diyos. Iwasan yung kasalanan. Kasi, sumama sa soul winning. At marami pang iba. Katulad ng ginagawa sa alalang ngayon, ang dami, puro tabaho lang yun. Inaayos natin. Pero, pag naayos yun, tuloy-tuloy na yun kasi maayos yun na yung lugar eh. Puro soul winning na yun. Hindi tayo nagpapaganda doon. Papapogi lang. At parang magbakasyon lang doon. Pag naano yun, tuloy-tuloy yun. At least, maayos-ayos yung lugar natin. Okay. Sino ba ako? So, yan. Kaya sabi dyan, for yet made him to visit. So, again, nag-concentrate kay Jesus. Kasi nga, kasi sinasabi ito, maglingkod na tayo sa Diyos ngayon. Kasi ang Panginoon ang matay para sa atin, para sa iba ngayon. Hindi lang yun, ha? Sabi dyan, for yet made him sin for us. Hindi nyo ba yun? May kasalanan ba si Jesus? Wala. Pero bakit siya pinurusahan? At pinakamatinding parusa. Kasi siya mismo, yung nung kinuha niya yung ating kasalanan, siya mismo kasalanan sa harap ng Diyos. Tandaan niyo yun, ha? Ito, sigat dito. Yung abisaduhin to. For he had made him to be sin for us who knew no sin. Siya'y walang kasalanan, pero nagmukha siyang kasalanan, siya'y sumalo ng kasalanan, kahit wala siyang kasalanan, hindi mo tatanawin na utang na loob yun sa Panginoon. Diba? So kaya dapat meron tayong tanawin na utang na loob sa Panginoon, maglingkod tayo na maayos. At sabi dito, bakit siya ginawa yun? Sabi, that we might be made the righteousness of God in Him. Napakaganda, no? Pabol na pabol sa atin. Kaya, sana maglingkod tayo ng tapat sa Diyos. Amen? Kita nyo na? Amen. Amen ba? Amen. Ayan. Minsan kasi dyan nakukuha yan eh. Oh, kasi minsan parang salita lang, wala eh. Kailangan pa kayong ano, o ganun naman talaga, kailangan talaga i-lead. Ganun yan, normal yan. Pero, paano nga kayo mali-lead? Yung di kayo kailangan ng paluin para sumunod. Pag lagi nyo nasa isip nyo to, na tumatanaw ako ng utang na loob, salamat sa Panginoon, magkukusa ka na yan. Tandaan mo yan. Amen? So, isa puso mo yan. At, ngayon, yung mga bata kasi bata pa yan eh. Pero, yan, sina Julia, later, sina Rapi, kayo na yung kuya-kuya, kayo na yung mga, ano, hindi kayo dapat maging katisuran sa mga maliliit. Amen? Kung ano yung nakita niyo paglilingkod ng mas nakakatanda sa inyo dati, dapat later, ganun na kayo. Hindi yung puro sarili iniisip nyo. Gets? Ganun lang yun. Actually, following ano lang yun. Following and ginagawa, paglilingkod. So, yun na. So, sana hindi kayo na-boring. Misa may mga ganyang part eh. Medyo inulit-ulit ko nga para malinaw. Okay? So, this time, let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong salita, Panginoon. Na again, salamat kayo kay Paul din po, Lord. Ang kanyang buhay, Panginoon, nakilala namin siya ay napakatapat niya, Lord. Doon dati, loko-loko rin siya. But, halimbawa rin sa amin, hindi po kami nagpanggap dito. Kami po ay nagkakulitan din, mga bata. I pray na follow na yung example niya. At kayo po, brother, ng inyong anak. Panginoong Jesus, ang aming pinaka-example sa lahat na siya ay nagtapat. Na wala siyang kasalanan, pero siya ay namatay para sa amin. Kayo po ang magturo sa amin. Dapat tayong mga tutunang bagay. In the latter end, Panginoon, kayo po ay maglilingkod ng tapat sa inyo. At maayos, Panginoon. Kailangan po, Lord, kayo pong walulati at in Jesus' name we pray.